Ayan. So, hello. Hello guys. Good morning. Ah, good afternoon. So, today is July 5. So, ayan guys. Meron tayong i-unbox. Unboxing guys. Bago nating tools. So, dahil sa pagre-repair natin sa Blessings, so, nakabili tayo ng bagong tools. So, ito na siya guys. Ayan. Ayan siya guys. So, bubuksan natin siya. So, hindi natin alam kung saan ang bukasan niya, pero hanayin natin dito. Ayan. So, sakto yata. Ayan guys. So, ano kaya itong ating iba unbox? Ayan. So, kita nyo na. Sugon 26D. Ang ating i-unbox na soldering station. Ayan siya guys. Okay. So, what's that? So, ito yung kasama. Saka manual. Siya. So, ito. So, check. Ano kaya ito? Anong kulay? Tcharan! Ayan. So, ito yung mga kasama. So, medyo kupi. So, ayan siya. T26D. Yung ating. Tapos, may pre siya. Ayan. So, ito yung ating gagamitin sa pagre-repair. Ayan, may isang cable. Okay na okay yan sa ating repair. So, ito na siya guys. Dumating na ang ating pang repair. So, wala namang ibang kasama. So, ito lang. So, wala lang sa kanya yung kanyang handle. Yung handle niya. Wala. Dapat kasi may handle siya. Kulang siya eh. So, wala siyang handle. T26D ang model. So, yung handle yung wala. Yun lang, missing handle. So, yung handle na itong wala. Pero, ibabalik pa ba natin? So, wala. Hindi na natin siya ibabalik. So, testingin na lang natin kung gagana o hindi. So, never mind kung wala yung handle. So, hindi na mahalaga para sa akin ang handle. Pwede naman ako gumawa ng handle ko. So, buksan na natin siya. So, kaya lang wala na ito yung sticker. Ah, may sticker pa yata. So, buksan na natin. So, sad lang. Kulang. Kulang ng handle. Ayan. Pero okay na yan kung kulang ng handle. So, lang tignan nating pagtampo.
So, ibabalik kasi ito natin. So, online order kasi tayo. Pag ibinalik natin siya, matatagalan pa. Matagalan pa yung pagbabalik. Kung i-request mo natin, saksak natin siya dito. Okay. Tapos may ground. So, sa ground. So ito ay ano kaya ito? GBC. So, tingnan natin ito. Ito lang yung kasama eh. So, pre-tip. Tapos, ito lang. So, stripe. Ay! Walang kasamang tip. Ay, so wala, ibabalik natin. Ay, meron pala. Ito pala siya, guys. Sorry, sorry. Hindi natin siya nakita. Wala, kulang kasama, oh. Surprise! So, meron pala siya, guys, kasama. So, nabigla tayo doon. Nakasilbo naman, eh. So, nagugla tayo doon, ha. Ayan, so, okay naman pala, meron. So, ibig sabihin, ito'y natatanggal. Ha? Hindi siya natatanggal? Alam ko natatanggal ito eh. Hindi siya natatanggal. Hindi siya, guys, matanggal. Silipin natin sa microscope. Alam ko natatanggal to eh. So, silipin natin. Sa welding. So, naka-welding siya, guys. So, I'm not sure kung natatanggal siya. Pero, alam ko natatanggal kasi ito. Removable. Lagay naman siya dito eh. GBC tools. O, iba yung ano, tip niya. So, lagay na natin. Ayan. Para saan ito? Kasi kung ano, para saan ginagamit yung pre-tip. Kung hindi natin siya may kakabit dun. Huh? Ano ba itong ginagamit? Sinusuklot pa siya dito? Ha? Huh? Ah, sinusuklot pala siya dun, guys. Ha? Huh? Tama ba? Suban ako, guys. Ngayon lang ako bumili nito. Hindi ako marunong gumamit. Ngayon lang ako gumamit nito.
Yan, tapos tinatanggal. Tanggal ng buo. So, ito yung pre-tip. Marami siya. So, testing natin siya. So, ban ako guys. Mababan ako. Wala kasi akong ganito. Nga ngayon pa lang ako bumili. Ayun. Rito pala yung ano. Kala ko na may kulang. Madali na naman ako dun ah. Ayan. So, meron naman pala. Ah, doon nakalagay sa kabila. Ay, hindi kasi. Nag-unboxing. Hindi marunong. Ayan. So, ganyan talaga, guys. Pag-unboxing. Surprise. So, naka-surprise tayo. Kasi hindi naman natin alam. Kaya nga, unboxing eh. Unboxing and review. Okay, patayin muna natin. Plug natin siya. Ay din i-on natin. So, on. On pala. Ayan. So, baba natin yung camera. Ayan. Saka natin siya i-on. Pero, siguro, mas maganda yung nakapatong sa kahon. Patong natin dito. Ayan. Para maganda. Ayan. Para mas maganda yung viewing. So, ganyan lang yung review nyan. Re-review lang natin siya ng ganito. Siyempre, ito yung mga free tip. So, medyo nagalaw lang yung ano na ito. Balik-balik ko yung iba. Tapos ito. Ito yata yung medium o hard. So, wala akong idea guys. Pero, i-review lang natin is dahil hindi naman tayo marunong gumamit nito. Kaya, nais ko lang siyang i-review kung ako'y mapabibilib. Kung gaano ba siya kaganda para sa akin. Ayan ang ano niya. Itsura niya guys. Yan, sa likod. Sugon T2060. Lead tray, soldering input to 20 volts. So, i-on na natin siya. Ito yung on switch. So, ito, para saan ba to? Cushion, stab, wands, cushion. So, hindi ko alam kung para saan yan. So, ayan. I-on na natin siya. Power on. Taraan! So, siyempre, mag-abang tayo ng LED. So, may mga LED tayo dito. Ayan. Wow, umuusok siya guys kasi bago pa lang siya. Ayan. So, check nga natin kung gaano siya ka magamit. Wow! Ayos siya, guys. Ganda. Happy ba? So, this is a 300. So, this is a 350. Okay. 380. Tingnan ba natin kung mamamatay siya pag sinalpak dito. So, let's see. Okay, nag-warm. Nag-ana naman siya. Bumababa yung temperature niya. Actually, guys, ito,
At saka yun ay ayaw kong gamitin. Ayaw ko ng ganyan. Ang ginagamit ko guys ay yung ganito. Meron tayo dito yung ganito lang. Mas maganda kasi itong gamitin. Para hindi masyado mapudpud agad yung ano. Binabasa lang ito guys. Para hindi mapudpud agad yung tip. Kasi ito hard ano siya eh. Hard yung nandito. Ito yung medium. Ito yung hindi hard. Mas maganda yung gamitin yung ganito eh. Pang tinatanggal lang yun naman yung dumi. Ayan, namatay na siya. Sleep. Sleep na siya. So, ayan ang mga channel niya. Channel 3. Ayan. Pwede rin natin siyang taas. Kung gusto natin, babago yun. Gumagana. Channel 2. Taas. Ayan. Baba pala. And then, taas. Gumagana naman yung button natin. Channel, ano. Ang pag-ano lang nito, guys. Ang gamit ay, halimbawa, tataasan natin. Ay, dito. Tapos, dito yata ulit. Check na natin. Paano ba siya gumagana? So, wala akong idea, guys, kung paano siya nag-works. Try nga. Paano ba siya nagkagana? Ganun siya, hindi siya kagaya nung ganito. Yung sulde, sugo na ganito. Sugo din yan eh. Hot air. So, iba yung settings dito. So, yung ano kasi doon, ano lang siya. May pinipindot kasi siya na isang switch para sa call or sound and settings. Ito kasi wala naman. Plamatic pala siya. Ayun siya. Pero lilipat mo, mag-reset na siya kasi yun yung default sa memory niya siguro. Ah, yun yung default. Yan. Kung gusto mo lang siya, halimbawa dito. Halimbawa 360. Siguro ay dito lang. Yan. 360. Matic siguro siya. Ah, matic nga. So, matic na siya. Yan. Ganda guys. I'm happy. Happy tayo dito sa nabili natin. So, sinusuklot lang pala siya dito, yung ano, yung tip. Kasi, sinilip po sa microscope. So, wala naman ako idea, guys. Wala pa ako nabubiyo na mga reviews. So, ano, about dito sa ating ina-unboxing na nire-reviewan natin. Actually, para sa akin, guys, yung ganito, pinaka-the best na review nito is yung last. Yun, pinaka-the best review. Kung tumatagal siya, ano, kagaya nito, years na yung sugon. Ah, matagal na itong sugon ko na hot air, okay siya, gumagana. Ngayon, ito naman. So, makakamalaking tulong ito. Kailangan ko kasi ng ganito guys, na maliit na tip. Kasi nagamit ko siya sa maliliit na capacitor, SMD capacitor, SMD resistor. Actually guys, dalawa yung gusto kong bilhin. Gusto ko pang bumili ng isa pa. Para dito. Para sa aking repair. Gusto ko kasi, actually, ayaw ko nung tinatanggal yung tip sa ganito. Gusto ko yung naka-fix. So, ang ano guys, ang mga nabibili sa Shopee Lazada, 7,500 ang mga presyo ng mga ganito. So, ito, nabili ko lang siya ng 6,700 something. So, check ko nga kung 6,500 yata yun eh, nabili ko. Sa ano? So, check ko lang siya guys. Shopee. Baba na lang natin. So, power saving. So, gumagana yung power saving natin ng 'baba naman siya. Go works. Medyo matagal pala yung kanyang ano, paglamig. Ang mabilis lang sa kanya yung pag-init. So, ganun talaga eh. Parang pinupull niya yung ano eh. Yan, kaya siguro ganun. So, okay. Nakakatuwa. So, ayan. Nakareset na siya.
चैनल तो रिपलेशन से सिलेक्ट कर wala yata ay kailangan nakaangat na yata bago siya select, hindi ka gaya nung sa hot air kasi sugon din siya guys eh, siyempre sugon. Inaano natin yung difference ng program kung paano gumagana. So, tingnan natin, pindutin, tapos pag inangat, saan saan nakaset, ay 350 pa rin, okay naman pala. Pero yung naka ano siya sa kanya hindi pala pinapakita lang, so 300 ang sa bababa lang yung temperature. Ibig sabihin yung pinaka temperature niya hindi nagsisiro, ganun ba pa talaga siya? So wala masyado ko idea guys sa ganito, may natitira sa kanya 150 degree. So, ganun siguro yung ano, hit niya. May tinitira. Ah, 6-7 guys. Nabili ko si Shopee. Ayan. So, hanggang ano lang siya. Ito yung nabili ko guys sa Shopee. Ayan siya. Nabili ko 6-7. Nabili natin sa Xiaomi. Ayan, 6-7. So, mura-mura lang siya. Kasi 7-5 yung iba eh. Kaya lang gusto ko mabili sana na ito guys, ay yung isa. Yung ano niya, yung kulay. Hindi ko alam kung anong advantage ng sugo natin. T26D. Sa T26 lang yung kulay green. Uwalin yung mas latest version. Kung ito o yun. So, wala pa ako masyadong nare-research about sa ganong. Pero, I think, maganda siya. Ito kasi may mga pre, ano siya eh. May mga pre-tip. Ang problem lang nito, wala akong nakikita ng nabibiling ganito. So, nag-search ako sa internet. Yun lang yung wala akong makita. Ito, sana maganda kung may mga nabibili nito. Wala naman nakalagay dun sa ano eh. Dito. Wala siyang nakalagay na pre-tip. Talagang pre lang. Ano lang siya. Or nabibiling tip. Ganito wala. Kung mayroon sana maganda. Para ano pag naubos. Kasi palagay sigurado ito. Nasisira din itong mga tip na to. Kung ayun, kung mayroon tayo, di may pamali tayo. Tigdadalwa lang. Yung nakakilo, tapos yung ganito. Ayun lang yung ano niya. So, may natitira talaga sa kanya, 50 degree. Hindi siya zero, totally zero. Bakit kaya? Mainit ba? Nakaka-ground ba? So, hindi naman ako nakaka-ground. So, okay na siya guys. I'm happy sa bago kong tools. So, meron na akong magagamit na tools para sa improvement ng aking repair. So, okay na to para sa akin. So, ayan. Siyempre, nagre-review ako. Hindi ko naman alam na yung palang isang piraso ng ano na to ay nakasama dun sa cord. Tapos, yung ating yung kanina, akala ko naman walang ano yung sa tip yung ganitong, akala ko wala naman ito. So yan, sobra pala linggit talaga niya guys, sobrang liit. Kung ikumpara mo doon sa ito yung ginagamit ko guys ng mga panghinang, is tatlong piraso yan, tatlong ganito, puro iba't iba yung tip, tatlong piraso. So tiyaga lang ako kapapatay buhay dito sa tip na sa ano na to, panghinang patay buhay. Kasi guys, ang nangyayari dito, nauubos yung tip pag hindi mo siya pinatay agad nitong ganitong panghinang. So, hindi ko lang alam sa ganito. So, malalaman natin yung pinaka-last review natin dito. Kung ganun siya. Kung ganun din siya na nauubos yung tip or not.
Ayan, ito kasi, nauubo siya eh. Tambak na nga yung tip ko dito guys eh. Kung mapapansin nyo, yung tip ko yan. Dami na. Yan o. Ang panghina ko dito. Tatlo. Actually, lima yan guys. Naka yung ano, dalawa. Nakatabi. Yan, tatlong pang ano, soldering. Isang malapad na tip. Yan. Isang malaki. Kasi mas maganda siya pag masyado malaki. Ibabagay mo sa kanyang hihinangin. Ayan. Tapos ito namang isa. Yung medyo malaki-laki yung tip. Actually, naputol na siya, guys. Ano to, yung mahaba to eh. Ganito siyang itsura ko. Asa na yung isa ko dito? Ang bili ko dyan ay... Ang bili ko dyan, guys, ay nasa... 800 tatlong klase. So, wala na pala. Nagamit ko na rin pala yung ganito. Yan. Tapos, ganito siyang style. Yan. Yung tip na to. So, ang brand nito ay Mechanic. Yan. Isang tuwid. Ito kasi ang una na bili ko. Ang brand nito ay M. Yata, M. Tatlo siya. Isang kilo, isang tuwid, saka isang pointed, isang curb, saka isang big na lapad. Ngayon, yung nabili ko naman sa ano, ito siya. Ito yung kilo. Ang problem lang guys, yung kilo, mabilis maputol. Lalo pag ginamit mo, nalagyan ng led nyo sa pinakapunong-puno, napuputol siya agad yung ganito. Mabilis siya maputol. Wala problem. So, ang bili ko ay nasa 500 yata yung ganitong tip ng mechanic. Ganito. So, nasa 800, dalawa. Yun lang, sayang yung pera, mabilis maubos. Pero actually, maganda siyang gamitin sa unang gamit. Hindi lang siya nagtatagal. So, kaya, nakaipon-ipon na tayo. So, nakaipon-ipon na tayo ng salapi sa pag-i-re-repair natin ng video card. So, ayan. Naano ko na siya. Napondar na natin tong ano na ito. Itong ating sugun. Ating soldering iron. So, ito yung gagamitin. ESD safe nakalagay. Actually, guys, wala siyang sticker. Yung kasing iba, may nakalagay siyang sticker. So, meron siyang ano dito. Ano yung dumi? So, mukha naman siyang hindi pa gamit, guys. So, actually, brand new pa ito. Hindi naman siya gamit. Mapapansin naman natin. Ayan. So, medyo ang bigat lang niya. Ilalim. Kompleto pa naman ng screws. Kanyang tagiliran. Okay naman. Likod. Ayan siya. Talagang maliit lang pala talaga yung tip na ito. Yung ganda. Sobrang linggit. Ayan siya. Ayan. Pindot ko yung ano. Nice. Ito ay pang ground. Actually, wala naman halos gumagamit ito sa ground na itong ganito, guys. Basta gamit lang ng gamit yung mga technician sa panagre-repair. Yeah, 294, 300. So, pwede natin ayos. Actually, ayaw kong gamitin ito, saka ito. Yan. Kasi hard yung nandito. Dito medium, tapos ang gusto kong gamitin ay yung isa na lang, yung ganito. So, ganito na lang yung gagamitin natin sa pagre-repair. So, ayan guys. Ito ang aking review sa aking nabili. Sa aking nabili na sugon. Na, so, makikita nyo na yan sa aking pagre-repair. Na ating gagamitin. Ayan. So, nabili ko lang siya ng 6,700. So, yung ano kasi, direct, yung pupuntahan mo, 7,500 din. Sa ibang store, 7,500 din siya. Yung ganitong modelo na sugon. So, ito at least, naka-discount tayo ng 800. Nasa 800 din. Free shipping na ito guys sa Shopee. Actually, bumili na ako sa kanya nito before. Tinanong ko, bakit nyo po kinansin yung binili ko na 6,700? Tapos naging 7,500 na po. Hindi ako ngayon bumili sa kanya. Tapos ngayon, nilabas niya uli. Yung ano, ang ano niya guys, ang store niya sa Shopee ay C Parts. S W W A W S Y Y tapos parts, parts.ph. So, yun yung shop niya sa Shopee.
Actually, nung bumili ako nung una, yun nga. Kinancel niya, guys. Tapos ngayon, nakita ko lumabas uli. Binili ko na siya. Yun, hindi niya kinancel. Tapos ang bilis ng shipping, guys. Napakabilis ng shipping. So, inorder ko lang siya kahapon. Ngayon, dumating na siya, guys. Bilis ng ship out. Pero yung nakaraan, tagal nung mga iba kong na-order. Ito, bilis eh. Ganun pala pagbayad na. Ay, aywan ko lang, siguro eh. Nagkataon lang sa may naisabay na bumili. Tapos naisabay. Kalimitan naman kasi ganun. Kaya napabilis siya. Yeah, so, bigyan ko na lang ng magandang review sa Shopee store niya. Yung ating seller ng Sogo na T26D. Okay? Ayan guys, muli, nagpapaalam ng Workshop Picks. Ito po ang aking review at unboxing sa aking biniling tools para sa aking repair shop. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan, so see you on the next video. Hanggang sa muli. Bye-bye!